Joanne, inihalin tulad sa makabagong Magdalena, bayaran, palipasan at tagaaliw ng mga kalalakihan. Sa murang edad, pinasan na niya ang krus ng kanyang buhay, ang maging ganap na ina. Ilang beses na pinagpasapasahan ng 10 kalalakihan. Nung una'y tinangkangan niyang ipalaglag ang anak na si Angelo, pero nanaig ang kabutihan ng kanyang puso at konsyensya. Ang puso ng pagiging ina. Noon pa man, alam na niya na si Angelo ang bigay ng Diyos para sa pagbabago at pagsisimula na kanyang hinahanap at hinahabol. Pinalaglag ko siya eh. Kaya siya nagkagunan eh. Tapos walang buwan ko lang siya eh. Na isilang. Siguro kasi kasalanan ko eh. Pero hindi ko naman kasalanan eh. Naray po ako eh. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko yung kasalanan din. Habang lumalaki si Angelo, huminto siya sa pagtatrabaho sa bar. Inalagaan at ipinag-aral ang anak. Naging lady pajak driver pa si Joanne para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Pero hindi sapat ang kanyang kinikita. Labagman sa kanyang kalooban, bumalik ulit sa putikan ang binansagang Magdalena. Back to bahay aliwan ang entertainer na si Joanne. Dahil sa anak ko, kaya ko ito ginagawa. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa anak ko ito eh. Ngayon, kahit may edad na, nakipagsabayan pa rin si Joanne sa mga batang entertainer sa bar. Kinaya niya ang lahat ng pangungutya at panguhusga. Mabuhay lang ang kanyang pinakamamahal na anak. Yun lang yung kaya ko eh. Wala naman ako ibang kaya. Kaya napipilit na ako kahit na nakukutya na ako sa bar na pinapasukan ko. Pinipilit ko pa rin. Hindi ko pinapakinggan yung sinasabi nila. Hindi niya inasahan, nakahanap pa siya ng pag-ibig sa pagkatao ni Jerry. Huli man niyang nalaman ang nakaraan ni Joanne, tinanggap pa rin ni Jerry ang mag-ina ng buong buo. Matagal na rin sa akin ano, nilayim yung ano niya sa trabaho niya. Sabi niya lang kasi sa ano siya nagtrabaho sa tindahan. Hindi niya naman sa akin sinabi na sa bar pala siya nagtatrabaho. Galit na galit po ako nun. Parang gusto kong magwala. Nalaman ko sa bar pala siya nagtatrabaho. Habang buhay ko po siyang dadamayan sa problema niyang kinakaharap. Hindi biro ang mga pinagdadaanan ng mga biktima ng rape tulad ni Joanne. Bukod sa hustisya, kailangan din ng masusing counseling ang mga biktima na kahit kailan hindi naranasan ni Joanne. Dahil sa kahirapan at kawalan ng suporta mula sa sariling pamilya at sa lipunan. Hindi talaga nabigyan ng magandang support system siya. What do I mean by that? Una, kung yung pamilya niya talagang nagsuporta sa kanya at sinasabi sa kanya na eto, hindi niya kagagawan to kung hindi naging biktima siya, malaking factor yun para siguro maintindihan niya kung ano yung nararapat niyang gawin habang tumatanda siya. Second, pag itong trauma na to, mas naging ano ka, feeling mo, mas gagawin ko ang lahat. So it's not being adventurous, pero ginawa niyang pamaraan yun para sa ganun. Maging well-adjusted siya. So parang sa kanya, naging trabaho na to. Ang modernong Magdalena, buong buhay mang naging sawing palad at nalugmok sa dusa, natuto na muling lumipad at mangarap. Ang kanyang lakas, walang iba kung hindi ang kanyang itinuturing na anghel, si Angelo. Yan yung kasi ayaw niya dito. Kasi ayaw ko sa ibang bahay. Punta ko na pabalik si mama, hindi ka babalik talaga. Thank you.
Ngayong bagong taon, kung mabibigyan si Joan ng magandang oportunidad at pagkakataon, tuluyan na niyang tatalikuran ang kanyang kasalukuyang trabaho. Dahil buong tapang niyang sinasabi, handa na raw siyang magbago. Isa lang naman kasi yung pangarap ko, yung buo yung pamilya. Gusto ko yung buo. Yung buo kami, magkakasawa. Masaya na ako nun. Hindi naman ako nagangad ng malaking perit. Gusto ko yung kumakain lang kami sa tama. Yung wala kami yung sakit. Wala naman hindi yung gusto ko eh. Isa lang yung pangarap ko eh. Hindi ko matupad eh. Totoo nga, ang isang ina kayang gawin ang lahat kahit paitaya ang kanyang buhay at pagkatao sa ngalan ng pagmamahal sa anak. Mahal na mahal ko siya. Sana gumaling na yung ano niya, yung nararamdaman niya. Gagawin ko lahat talaga para sa anak ko, kahit kumapit ako sa patalin, kahit ibenta ko yung katawan ko, makatulong lang ako sa anak ko. Ginagawa ko na nga eh. Ibenta na nga ako ng katawan para lang makatulong sa anak ko. Pero hindi pa rin sapat. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aming palabas at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend at sa pagtatapos ng bawat taon at pagsisimula ng panibagong taon. Basta kwento ng bawat Pilipinos, hashtag siguradong pang-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang iyong kaibigan, kabalitan at kakambi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon at taon. Ang inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Pasok na Kayo! Yay!